Welcome na welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga bago sa aking YouTube channel, ako pala si Erna Ulay of the Baby 2 sa Bansang Kuwait. So, nag-share ba ako ng mga basic tutorials, mga tips, at marami pa pong iba. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, mag-press ang red button niya sa baba, i-like na lang din, mag-iwan po ng komento at i-press ng bell icon para updated po kayo sa mga video ko tulad po nito. So, ang aking video ngayon, i-share ko sa inyo ang indemnity pay po. So, para po ito sa mga worker dito sa Kuwait, visa 18, visa 20 po, ay mayroong karapatang makuha ang kanilang indemnity pay po. So, every year po, may 1 month na salary po tayo na makukuha. So, sa 2 taong na kontrata, so may 2 buwan tayong sasahod natin na makukuha. So, tapos yung video na to at i-share ko sa inyo kung ano mga proseso na dapat natin gawin at kung saan tayo pupunta para makuha ang ating indemnity pay. So, intro ko na tayo. Sa visa 20, no? Ang visa 20, since 2015 pa yan, ay entitled na sila ng indemnity, no? Entitled na sila. So, hanggang kung nakauwi na sila, let's say nagtrabaho sila na mga 5 years, 10 years dito, tapos nakauwi lang sila na without knowing na talagang entitled sila sa mga indemnity na yan, hindi nila alam, basta umuwi na lang sila. So, they can visit, no? They can go to POA or OWA at magsabi sila doon na talagang 10 years sila sa amo nila, magsalaysay sila, magbigay sila ng statement na hindi nila natanggap ang indemnity nila. So that ang POA at saka yung OWA, ipo-forward nila sa amin, then we'll do the negotiation here. Pwede natin naman na dalhin yan, ang complaint nila from the Philippines dito sa Amala o dito sa suon nila dito para at least makuha nila kahit papaano. Let's say matagal pero at least siniklaim natin kung anong dapat para sa kanila. At least may inaantay kayo. At least may inaantay kayo. Yes. Hindi ko alam yun na pwede pala yung ganun na kahit nakauwi na sila pwede pala yun. Yes. Kasi beneficio yun. Dapat maibigay yun sa kanila. Pinagtrabahuhan na nila yun eh. Ayun. So, kung buhay pa yung, kung nandyan pa yung recruitment agency nila, pwede pa rin tayong humingi ng tulong sa recruitment agency. Ayun, both sa Pilipinas at saka dito sa Kuwait. Guys, no? Pumunta lang daw po tayo sa POA or sa OWA. Malapit po sa ating bayan. So, at sabihin natin ang kaso na hindi tayo nakakuha ng ating indemnity pay. So, tutulungan po nila tayo na isulong ang ating problema para po ireklamo sa sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. So, ganyan lamang guys. Sana nakatulong sa inyo ang aking video ngayon at nakakuha tayo ng idea at masolusyonan ng ating mga problema. Maraming salamat.